tayo gumawa mga casting ng aking pong new version ng PBC 5 Young Ripon, ay ina-ask po muna ng mate. Shout out kay Sir Melvin and Carlo, kay Joseph Bancoro, Jackson Father and family. At siyempre ganito po kay Ronald Lopez at kay Christopher De La Rosa David, Ronald Lopez Pasis. Siyempre ganito po sa aking friend kay Baby Junior na taga Davao del Norte. Siyempre higit sa lahat kay, kay Sir Drunek from Batangas. Po Sir, maraming salamat sa pagsuporta sa aking YouTube channel, sa mga pag-share ng aking mga video. So, sa April, Sir, hintay na ata. Sa 8 or 7, hindi ako nagkakamali, Sir. Hintay na ata, yung pangako sa'yo, Sir, ibibigay ko yan, Sir, sa'yo. Kahit wala naman, Sir, di ka nag-share ng aking mga video. Siyempre, Sir, kung ano yung nag-iusapan natin, kung yung pangako sa'yo, ibibigay ko yun, Sir. Kaya lang, siyempre, Sir, napapasalamat ako sa inyong suporta. Siyempre, ganoon din po sa mga subscribers, sa mga viewers na sumusuporta po sa aking channel. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At sila po sa inyo, maraming po salamat and God bless po sa inyo lahat. Simulan na po natin. Good morning mga casting! Welcome back dito sa aming YouTube channel, Wally and Alex YouTube channel. Kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, don't forget to subscribe, dito tayo ng bell para dito kayo sa aming mga videos. Okay, good day sa inyo lahat mga casting. Kamusta na kayo lahat dyan mga casting? So, ngayong araw po ito ay meron po tayong gagawin na new version patungkol po sa body chamber na kung saan doon po nakakabit yung ating pong PVC bolt valve na 1.5. So, plastic, panoorin niyo po para masundan niyo po kung paano po yung aking paggawa o pagbuo. So, ito mga plastic, ang una po gagawin natin ay sukata po natin itong PVC na 50mm. Ang haba po ay 1 feet and 40. Yan po, 1 feet and 40. So, ang una po natin gagawin, mga casting, ay pabutasan po natin ito at ito po hindi na po pabutasan, ito na po yung ating dinamit niya para po hindi na po masyadong mahaba yung ating pong video. So, ito po, ang gagawin, binutasan ko po yan. So, para dito po yan sa ating pong reducer elbow na may sukat na 25mm. So, ganito po ang una po natin muna gagawin na casting. Sukata po muna natin para mas klaro po. So, pasok po natin ito na casting. So, gagawin po natin ay guguita po natin ito. Ito po yung magsisilbing marking. Marking po para po makita natin kung saan po natin siya ikakat. So, iikot pagkaano po niyan, plastic. Ito, ganun din po rito. Guguhita natin sa ilalim. So, ganun po yan. Tapos, nagalim po natin, plastic, ikot lang po natin ito, plastic, para hindi po tayo maligaw. Kasi yung pag-ikot po natin, hindi pa rin yung marking niya. Yung marking po natin dito, ay pa rin po, nakagay pa rin dito. Ito na, dito pa rin. Kaya pag kita natin na dito, ganun pa rin yan, buong-buo pa rin yan. Yung pa rin yan. So, gagawin natin, pagkaugot po natin yan, makita po natin yung marking niya. Kung saan po natin siya ikakat ng ating pong grinder. Ayan po ang sukat yan. Ayan po, napapasin nyo, may sukat po yan. Yan po ikakat natin. So, ang kalalabasan po yan, eto na po siya. Pag kinat na po natin, ayan po may marking din po siya. Nakatunod ang aking ginawa. Bago po natin ilagay po rito, syempre, ilalagay po muna natin yung pong divider nito. Ang divider po niyan ay ito pong 32 by 20 na reducer. So, hindi po natin ito gagamitin dahil gumawa po ako ng isang improvised na divider. Ito po yung butane na wala na po laman. Kasi may mga subscriber po ako na gumagawa po. Nahirapan po silang gumawa. Dahil po sa kulang po sila ng
reducer na 32 by 20. Ito po yung hindi nila mabilis sa kanila po mga lugar kung saan po sila nakatira. So ito po yun, baka sakaling makatulong, kung may mga building kayo dyan, nahihingi lang, ito po, ganito po gagawin natin. Puturin niyo po siya, lagyan ng tape para mag, hanggang magkasya po ito sa pinakabutas. So ito po una natin gagawin mga casting. Ganito po yan, papakita ko muna sa inyo, yan yung po forma niyan. Ayan po, forma niyan, mga casting. Kahit po siya medyo nakadikit, wala po problema dyan. Basta meron po tayo konting distansya rito, paano po sa pinaka spark, yung kawad, kung saan doon dumadali po yung kurente na nagbumula po sa emitter. So ganito po, papasok na po natin mga casting. Dito po natin ipapasok, ito po yung reducer na to. Yan. Kung napapasok po natin mga casting, tingin nyo po mabuti. Yan, ilalapas po natin, ilalapas po siya. Lapas na po siya ng kaunti. Kanya po lampas niya, ito siya. So isunod po natin, ito naman po. Ito yung butas niya. Dito natin siya isusunod. Yan. Pasok po natin sa loob yan. Yan. So, kung nakapasin nyo, ayun siya. Nasa loob po siya. Katapos po, ang gagawin po natin dyan, isusunod po natin gagawin. Ayaw pong paglagay po ng ating pong elbow na may sukat ng 25 mm. Lagay po natin dito yan. Sa loob. Yan, plastic. Yan niya po ang diskarte yan. Wala nga pa sila mga plastic, ganyan niya siya sa loob. Kung makikita nyo, gagawa po tayo ng, kukuha po tayo ng isang steel epoxy kung saan ay ito po yung ating i-apply sa palibot po ng butas ng elbow. So pagka fix po niyan, pagkahalo, mabis po matuyo yan, kailangan may pahit po agad natin yan. Doon po sa palibot, hindi puro sa butas mismo, doon po sa paligid ng elbow. I-apply po natin yan dyan. Kailangan po maganda pong pagkaka-apply niyan. So pagkatapos po niyan, may mabis po matuyo yan, lalagyan po muna natin siya ng super glue, yung buong palibot po nitong 25mm na to. Siguradin lang po natin na malagyan yung palibot. Kahit hindi po natin ito lagyan, mas maganda, mas mainit, mas maganda po kung ito na lang po ilalagay natin. Mas matibay po ito, nakakasigurado po ko, na mas matibay po ito kaysa po dito sa steel epoxy na ilalagay nyo rito sa palibot niya. Dahil napakadikit po nito. Sa pagkatapos po niyan, pag natuyo na yung steel epoxy niyan, kukuha po kayo ng isang lalagyan, nagsalin po kayo nito, bulak, ipapahid niyo po ron kung saan meron po siyang naka-apply na steel epoxy sa pinakapalibot, i-apply niyo po yan. Ang mangyayari po niya, para po siya naka-cement, naka-fix siya, matibay. Kasi kung di po natin ito lalagyan, napagbasa niya ko po, na-observahan, ito po pala ating steel epoxy. Pag tumatagal, lalo ang ginagamit po natin ay yung pong flying target o yung denature alcohol, napapakpak pala siya, lumalambot. So, ang ginawa ko po, ang ginamit ko sa isang ano, in-apply ko po siya nito na super glue. Nilapatan ko siya para pong, ano yan, parang nangyari, badness na parang ipinahin ko sa kanya. Kailan ka ibal po ito, napaktibay ito. Papayro po siya, palibot po yan. Kahit po siya mag, ano ng denature, hindi po siya basta mabubok-bok o mabakbak dahil po sa dahil po rito. Dahil parang naka-plastic po siya yung buong palibot. At isa yun po yun sa nagpapatibay ng ating pong elbow. Dito po. Kahit po siya malakas, ang lakas ng pressure ng hangin, hindi po siya mabakbaklas. Basta ito po, apply po natin to ng super glue. After po yan, nakakastig, pagkatapos po natin ilagay yan, narito na po yan. Susunod naman natin po itong igniter. Ito pong lagayan po. Ayan. Ito po yan. Ito po ay female adapter na yun, ay. Excuse me. Ayan. Ito po yan. Kinat ko po siya rito. Ito po na, ito na po ang kinalabasan niya. So ipapasok po natin na dito sa loob. Napasok po natin sa loob. Pagkapasok po niya sa loob, siyempre po nakafix na yan. Lalagyan din po natin niya ng super glue, yung panabi niya. Basket po yan. Lalagyan po natin yan.
pagkalagay po yan na casting, bago po natin ilagay itong cup na nasa una na to, timpla po tayo ng steel epoxy. Palibutan po natin. Yun. Yung ito po, yung ganyan, yung yan, nagsalo, papalibutan din natin yan ng steel epoxy. Mabis po tumi kasi yan eh. Pagkapahit po yan, pwede rin dito, lagyan din natin. Pero sa pagkanda dito, may ilagay po natin ng maayos yan. Kukuha po tayo ng isang ganito, kutsilyo, gagalo natin sa loob, iapre natin sa loob. Tapos kung abot nyo ng kamay nyo, labot naman eh, ng kamay, na dalire, ipahin nyo ng maigi. Yung sisiguruhin nyo na walang butas, na lahat matatakpan yung singaw, yung pinakagilid. After po nyan, pag natin yun yan, ang gagawin po natin, lalagyan uli natin po ng super glue. After po, lalagyan din po natin ito, bulak, ng may ting-ting, papahin po natin sa palibot ng steel epoxy. Palibot yun, lampas po doon sa pinaka pag-apply natin ng steel epoxy, hanggang flooring. Napakatibay po niyan. Hindi po yan sisingaw o yung babaklas dyan. Tapos po, ang kasunod po niyan, ito po yung plug. PVC plug. Ang ginawa ko po rito, binutas ko po ito, kahit po wala barera, binutas po dito, pero kahit po wala kayo barera, papo lang bubutasin nyo. Tapos kuha kayo ng solid na wire. Pure wire ito na ano eh. Ayan po yan. Lagyan nyo po siya ng umari yung tawag dito yung PVC powder. O kaya ba kung anumang pulbos na pwede nyo ilagay, lagyan nyo nito. After po niya, pag medyo matigas na, lagyan nyo po ng glue stick. Ito po. Ito po ginagamit ko eh. Binabala ko ito. Pero kung wala po yung ganyan, pwede po sa kandila lang, punin nyo yan. Pero importante na lagyan nyo po ng super glue para matibay po bago nyo lagay ito. Pag napuno na po yan, okay po yan. Nakapante na po siya dyan. Wala na po tatagas dyan. At saka po natin dito ilalagay. Yan. Lagay po natin. Ganyan yan. Pag matibay na. Yan. Papasok po natin. Pakita yun. Yan. So, huwag lang po natin kalimutan lagi yung pong super glue dito sa palibot. So after po niyan, ang gagawin po natin, kasunod niyan, ay ito na po. Ang sukat po nito ay 32 by 20. Nilagyan ko na po siya ng connector. Yan po ay ito. Ang sukat po nito ay PVC pipe na 20mm. Pinuto ko na po siya, siya po yung nagsisilbing nagko-connector doon sa pinaka-duktungan ng ating pong reducer. Ilalagay po natin dito sa loob. Kukunin po natin itong PVC bolt band na 1.5. Papasok po natin dito sa loob. Yan, bubutas po tayo dito. Nakasya po yan. Pasok po natin sa loob. Ipasok po natin ito. Lagyan po natin ito ng yung po sinasabi. Automatic na po yan. Lagyan po natin ng super glue. Tapos yung mga ganito po, kung nakikita nyo, lagyan nyo rin po ng ano yan, super glue. Saka ito po yan. Para kahit ang lakas, hindi po uuhusad dyan. Tapos lagyan din po natin ito super glue. Saka po natin ipapasok din sa loob. Yan. Pagpasok po niyan, dikit na yan, mga casting. Ayan na po yan. So pagpasok po nito niyo sa loob, lalagyan po natin na super glue. Ito po yan. Yan, super glue po yan. Yan. Saka ito po, lalagyan natin yung super glue. Yan, ito po yung CCB protection din po ito. Kaya matibay po at walang nagaganap na pagsabog. Lalagay po natin dito sa loob. Ayan. Meron na po yung super glue. Pasok po natin. Ito po yan. Silagay po yan. Ayan. At siyempre sipati po natin. Kagawin natin. Sipat. Kasi po, maganda po ito. Naka-align. Para paglagay po ng ating barrel, tweet po siya. Hindi po tayo magkakaproblema doon po sa tatagitin natin. Ano po yung mga casting? Ganyan po yung mangyayari niyan. So, pagkatapos po niyan, mga casting, lalagyan po natin ng tea. Ito po yung female tea. Ito po yung female tea kung napapansin nyo pa, mga casting. Wala na, maliit lang po siya. Pinutol po siya kasi masyado siyang mahaba. Wala naman po problema kung pinutol. Kasi matibay naman yung ating super glue. Pag dikit niyan, bukod doon, meron po tayong nagpa-proteksyon para hindi sumabog yan. Ito po, yung PVC ball pipe. So, ilalagay na po natin ito sa loob.
medyo pangalin natin. Dahil yan din po natin yung steam, automatic po yan, steam epoxy. Kapasok natin yan sa loob. Medyo ano na po, masikip. Ayan po yan. Tapos po, after po na, ipasok naman natin itong, tawag dito, male T, male adapter. Correction po. Ayan po yung male adapter. So, pupunta na po sa loob. Natigay po yan, plastic. Ito po yung lagayan po, ito po yung nagkoconnect. Ito, dito po natin kinakabit. Ito pong pump. Yung pong pump. Ito po yan. Ito po yan. So, ang gagawin po natin dyan, lalagay po na sa loob yan. Nawala yung pero ito po yan. Ito po, dito po yan nakakonekta. Dito po sa pump. Papasok po dito yan sa loob. Dito po yan. Dito po nakakonekta sa loob yan. Kinibit ko na para i-demo ko na rin sa inyo kung ano yung halaga ng PVC board valve dito po sa ating chamber. So ito yung ating pagkabiliting mabubuo na PVC pipe ng rifle. Ikabit na rin po natin itong lagayan po ng miniature para may paliwanag po sa inyo ng mas klaro. So ganito po yan mga kasti. Kung ito pong PVC ball valve ay wala po, katulad po nito, ito po, pag wala po yung PVC ball valve, gagamitin po natin ito. Pag ginamit po natin ito, malakas po ito, ang tendency po niya, umangat po ng konti ito, sa lakas umangat po ng ganyan. At kung minsan, nangyari po sa akin, sa lakas, ito pong pinakapwitan yung pinaka-cap na 40mm, bumakas po yan, malakas, pang. Talagang sobrang lakas po. So, ang nangyari, naisip ko, ano ba dapat na solusyon? Ano ba yung maganda? Para hindi na mangyari ulit yung nangyari ng pagsabog. At pati po yung pagtagas dito, kung napapasin yung iba, nagchat-chat sa akin, sabi sa akin, sir, tumatagas. Eh, kaya po tumatagas, ang dami po nilang nilalagay. Dapat po nilagay nila konti lang. Yung pag-pump po nito, yung pag ano dito, magbobomba siya, sasabog lang dito, papunta rin sa loob. Yun po yun. Ang nangyari, pag puno, pag pump, pump po nito, hindi lang po palabas ang hangin, kundi up and down, may hangin po yan. Kaya nangyari, sisipsipin niya, pupunta rito. And din po, dito nakalagay yung ating po nature code, dito po yan. Siya lang po yung nagpa-pump para mag ano rito, mag-circulate, magpunta rito sa loob, yung pinaka-denature code po natin. Ayan po ang ano niya. Pero kung ano po, konti lang ang ating ilalagay, wala pong pagtagas po yan. Maaaring magkaroon po ng moist, yung parang pawis, pero hindi po magkakaroon ng pagtagas. So pabalik po tayo dito. Naisipan ko po, naisipan ko kung ano po yung magandang solusyon. Ito po ngayon naisip ko, ito po PVC ball valve. Nilagay ko po ito, para po pag nagbomba tayo, papasok lang po yung diretso yung alcohol dito sa loob. After po nun, sasarado nyo na po yan. Pagkasarado po yan, paggamit nyo, mag-spark, sasabog po yan. Lakas po ng pressure yan. Hindi na po pupunta rito yan. Black na yan, babangga na rito. Wala pong pag-alo rito, yung paglabas ng moist o naman pagsabog, pagtanggal ito. May iwasan po yun dahil po rito, naka-black na po yun, nakasarado, lock na siya. Kaya ang mangyari, pressure ng hangin, dito po yan, lakas po yan. Dito yan po lalabas. Sa barrel. Mas malakas pa po lalo yan. Yan po yung purpose nito. So, pag binuksan ulit natin siya, ito yan, bubuksan ulit natin, bubombay po ulit natin. Yan po yan. Pasok po ulit yan. Tapos sarado ulit. Nakokontrol niya kung gaano karami po yung ipinapasok na denature din sa loob. Kasi kung wala po ito, ito pong PVC ball valve. Ano nangyayari po mga casting? Bomba ka lang bomba. Minsan, pagsabog, pang,
Ito po ay kung wala po to. Ang pressure ay punta po dito malakas. Dito, pag pressure punta dito, sasambulat siya kasi nga malakas po punta dito yan. Pati ito, gaanat din. Pass po dito lahat siya, yung denture. So, nangyari po, nalulunod po yung ating pong spark doon. Nagkakaroon po ng maraming denture loob. Kaya nangyayari po dito, pag barin nyo, parang supot na, mahina na po tunog. Kasi po, basang-basa na. Lulasya, tawag dito, overflow na. Wala po pinag-iba yan sa spark plug ng ating mga motor pang. Ating po mga motor pang, ating po ginagamit. At pag nasobran po sa sinidador, sumosobra, nag-overflow, nasosobra, nagkakaroon, basang-basa yung spark plug. Hindi po siya tutunog, hindi po siya anda. Hanggang sa mag-start lang siya, hindi po siya mag-diretso. Puputok-putok na lang, pero hindi siya talaga gagala. Yung pong ano nito, na parang gawin din po sa spark plug. Kaya tayo, nagkaroon po ng solusyon na ikabit itong PVC ball band para po makontrol yung pagpasok at paglabas ng denatured alcohol po. Yan po ang kaibahan niya para maiwasan po yung pagsabog at yung po pag-angat nito. Yan po ang kaibahan po. Yan po yung aking version niyo na gusto ko ipakita at kita sa inyo lahat. Yung po sa mga baguhan na gagawa po ng PVC ball, PVC type ng rifle. Para po makita nyo, ito rin po yung gawin nyo. At para hindi po masayang ang lahat po ng pagpapagod nyo, pati yung pera pong inyong mga magagastos. Kasi po, paggawa po nito, hindi naman po tankay. Ang pinakamababang gas po, sa totoo lang po, ay kulang-kulang 500. Kasi wala lang po kayo nabibili na ito na putol-putol. Eh, halaga po ito, 240. 1.5 ang gas po nito sa kabuuan nito. Eh, wala po kayo nabibili putol-putol ito, mga kasti. Kundi isang buo. Kaya nagkakalaga po ng 1.5 dahil po sa wala po kong nabibili ng isang buo. Ito po, ilan po gagamitin nyo? Dalawa po ito, 79 po ito. At ito po, steel epoxy, 120 po ito. Marami po, ito, mahal po ang mga gagamitin dyan. Kaya umabot ito ng 1,500. Kaya tinuturo ko po sa inyo yung tamang proseso para hindi po magasayang ang pera. Ano po mga kastig? So, ito po ang kasunod po niyan, mga kastig, ito. Na sabi ko na po sa inyo. Isin na po natin ito huli, pinakahuli. Ito po yung sinasabi sa inyo. Na ilalagay po natin dito. Kasi po yung dati po, yung mga old version pa, ang ginagawa po nung dati, nung ako, inabot ko pa rin po yan dati. Dati po, inabot ko po yan. Na ang ginagawa po nila, pag gumagawa po ng blagoy boga o yung gagtuman, ito lang po gamit nila. Inidikit nila, okay, nakasera. Pero hindi po nila naisip yung maaaring pinsala na magagawa sa ating katawan. Kasi pag ito na po, malakas po yan, tapansin po yan sa ating vintage. Okay, sa mukha, di papinsala mukha natin, ngipin natin, maaaring masira sa lakas. Kaya ang ginawa ko, mga kaastig, ito po ang inidikit ko dyan. Nilagyan ko po siya, ito po yung 32 by 20, meron po siyang barang piso, na nilagyan ko po siya super glue, at saka ko po siya ginamitan ng stick glue. Gabit po itong aking baril. Pinuno ko po yan. Pagkapuno po yan, nilagyan ko rin po siya ng super glue yung palibot. Dahil para po, sigurista, for security, talaga kailangan po, maganda po ang pagkakagawa, quality. Kaya po, pagkalagay po niya ng makastig, lagyan po natin to ng super glue, yung loob. Kaya po, papasok po natin dito, makastig sa loob. Yan. Kita niyo po yan, nakapasok po sa loob niyan. Pagkapasok po niyan, hindi pa rin po doon magtatapos yan. Lalagyan pa rin po natin ng super glue ang palibot niya. Yan po yan, palibot po niyan. Ito, nakastig yan. After po niyan, nakastig, doon po papasok itong cup na 50mm. Lalagyan din po natin ng super glue ang loob niya, palibot, saka ito po. Yan. Saka po natin ipapasok po. Yan. Nakastig, napakatibay po nito. Hindi po ito yung sabihin nyo magala sa sabog. Ang pagsabog na po, wala na po pagsabog na yung pong mawawasa po dito. Yung pagsasabi pagsabog, natatagal dito. Kaya po, kailangan nga po, sundin po natin kung ano yung tuloy na po noon. Kasi yun po yung alam pong proseso na alam pong matibay. Hindi po magkakaroon ng pili po ano man. Siguro, mangyari man yun, siguro, po ang ginamit yung mga pandigat, yung mamura, yung tigdo 12 peso. Huwag po kayo gagamit ng tigdo 12 peso. Sa gamitin nyo po hanggang maring, 8 glue. Kundi man ito po, super glue. Huwag nyo po tipirin. Kasi sayo naman po yung pera ng gagastin nyo. Saka for security po sa ating mga sarili. Kaya matibay, quality po yung pagkagawa. Okay, ayun na po mga kastig. Ito po yung ating new version na gagawin ngayon. Ito pong body chamber.
susunod ko po yung gagawin kong yung pong barrel na meron pong ikinakasa. So ito po yung mga kastig. Ito na po siya. Medyo natapos po, susunod ko. Bali po kasi gagawin na po ito. Eh kailangan po gawin ko mabuti, pag-aralan bago ko po i-share sa inyo kung paano po yung paggawa po nitong ikinakasa ng hold action kung tawagin. Ito po yan. Hold action kung tawagin po yan. Yan. So bukas, gagawin po ito. I-upload po rin agad sa inyo bukas para dito na po yung magkakarga. So papakita ko rin po sa inyo yung po mga jodel. Ito po ginawa ko pong barga to. Kasi po sa jodel, may iba-iba po size. May maliit, meron pong malaki. Ito po, wala pong pipiliin. Maliit o malaki, magagamit po yan dito. Kasi po yung iba, hindi na po gumagamit nung ginagamit yung pang-electric na pang-PVC. Ang ginagamit po nila ito, ito na lang po yan. Umaasa po sila sa sike. Pag kumasya yung John dito, yun na po yun. Pero kung may paraan po ako dyan, bukas yun, malalaman nyo yan. Okay, Kastik, meron akong gustong ipakita sa inyo. Maaaring makatulong to, sigurado, sa mga baguha. At kahit di po sa baguha. So ito po yan, mga kastik. Ito example po. Ito yung elbow na may sukat na 25mm. At ito po yung pinaka-body. For example lang po ito. Ito po yung body. Ng halimbawa, body chain. Ipasok po natin ito rin. Para ipakita ko sa inyo kung ano po yung gusto kong i-share sa inyo. So ganyan po yan, mga kastik. Halimbawa, ito po yung elbow. Piyasa po natin dito. At ito po yung pinaka-body. Ito po yung pinaka yung palibot. Yung kinat natin. Halimbawa po. Panoorin niyo po. Napakahalaga po nito. So, ito po yun. Kung tayo po yung maglalagay, mag-mix tayo ng steel epoxy. Mabilis po tumigas yan. Ipapahit po natin dito. For example, ito po halimbawa, ito po yung itinit. Ito po yung kanyang steel epoxy. Ano po? Steel epoxy po yan, palibot niyan. Siyempre, kasama natin yan. Di bali naman siya mapalampas dito, wala lang problema yan. Basta importante, malagyan natin yan. Ay po, halimbawa, ito po yung pinaka steel epoxy, yung itim yan. Sinasabi ko po sa inyo, pagkalagay po niya, pagkatuyo niya, mga casting, ito po, unang-una, lalagyan niyo po yan. Pagkalagay nito, siyempre, mabis matuyo yan. Sa kanya po ibapa ito, i-upload din sa palibot. Yung masingit-singit yan, malalagay niya. Napakatibay po ito. Yan po yung isa sa makakatulong sa pagpapatibay nito para hindi po mga. So, ganyan po yan. Pagkalagay po ninyo yan, pag natuyo na po, sir, tuyo na po yan. Wala, sigurado nyo lang na wala namang, sigurado naman, wala kong makakasingaw dyan. Nalagyan lahat. So, ang gawin nyo, ito po, yung siyasabi yung super glue. Kukuha pa yung bulak. For example, alam ba po, naglagay kayo dito. Halimbawa, nandito yung kanyang super glue. Ang gagawin po natin, sasawasawa natin dito. Ganyan po gagawin natin. Ipapahit po natin dito. Ayan, papahit po yan. Lahat, palibot po yan. Palibot yan. Lampas. Lampas po dito sa pinaka-itim. Lalampas po natin yan sa flooring. Pati dito. Ayan. Lampas po yan. Pag natuyo na po yan, parang siya po yung parang nakabalt, naka-plastic doon sa pinaka-steel epoxy. Kasi napagbasihan ko po yan, nung hindi ko pa nilalagyan nito, nakita ko, lumalambot siya para nababakpak siya. Kaya kung minsan may nagalo sa akin, tumatalsik doon po, umaanga. Eh nakita ko, nung minsan ko isa kung ano, ganito po yan, nababakpak pala. Eh kaya naman sa akin matibay, talagang maganda po. Talagang pinupuno ko siya talaga ng tawag dito yung steel epoxy. Kaya hindi agad. Pero nakita ko, ba umaangat pala. Yung parang nabubukok, parang naagnas, ganun nangyari. So nakita na isip ko, sabi ko, ano kaya maganda. Kaya ginawa ko po, niligyan ko ng super glue. Yung pong palibot ito, lampas hanggang flooring po, yan, lampas na yan. Lampas doon sa pinaka-itim. Parang plastic po yan eh. Ngayon, yung denature po, pagpunta rin yan, hindi po siya kaya dakbakin. Kasi parang plastic na nakapatong siya dyan. Naka-coat sa loob. Pinaka dyan sa palibot na yan. Hindi po siya yung mababakbak. Hindi na po magkakaroon na ganun pangyayari na mababakbak, mga casting. Kaya yun po, siya sabi sa inyo, yan po yung pinaka-debes dyan. Pati po rito sa pismong pinaka-lagay po rito mismo sa
sa pag-spark ito, ganito po gagawin nyo sa pihahibabaw. Bulak lang po, lalagyan nyo ganyan. Yan, wala na po yan. Kasi yung isa ko pong nabuksan ko, hindi ko siya nakakita ng ganyan. Kasi tinignan ko eh, kung talagang matibay po kung magagawa ng super glue. Nakita ko, walang backpack siya, buong-buo pa rin. Para siyang plastic na natuyulaan na nakalagay dyan, na hindi malamang natinan. Hindi ko tulad nung una, nung wala, para hinahag na siya, nagbubukbuk. So yan mga kasi, gusto ko i-share sa inyo. Sana ganyan po gawin niyo para wala pong mangyari nga pag-angat o pagsingaw po siya sabing pag-angat, pagsabog. Ayun lang mga kastig. At sana nakatulong ako. Dito sana i-share ko sa inyo. Okay, sana po ito mga kastig. Yun lang. Okay mga kastig, kung bago pala kayo sa aking channel, mangyari po kayo po ay mag-subscribe sa aking YouTube channel, Wanel and Alex, para lagi po updated sa aking po mga bagong mga videos na gagawin pa. Yun po, maraming po salamat sa mga nagsasubscribe sa akin, sa mga sumuporta, and God bless po sa inyo lahat.